10 pinakamababait na aso sa buong mundo. Hay, kamusta kapatid? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamababait na aso sa buong mundo. Pero bago natin ipagpatuloy ang video na ito, kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. At kung meron kang gustong ipakwento o di kaya ay ipasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Ang mga aso ay kilala bilang man's best friend o kaibigan ng mga tao. Narayan sila kapag tayo ay malungkot, napapasaya nila tayo sa mga simpleng bagay na kaya nilang gawin. Merong asong matapang, meron din namang mabait. Depende na lang ito kung paano mo ititrain. Kapatid, kung merong kang aso ay alagaan mo ito ng maayos. Dahil ang aso ay merong malambot na puso, kaya ka rin itong ipagtanggol sa mga masasamang tao. At siya nga pala kapatid, kung gusto mong mapanood ang 10 pinakadelikadong aso sa buong mundo, ay mag-iiwan ako ng link sa description para mapanood mo. Maraming salamat. So simulan na natin. Number 10, Beagle. Ang asong Beagle ay isang lahi ng maliit na hound. Ang mga ganitong aso ay mayroong maliit na sukat o itsura. Ang Beagle ay napaka-cute, mabait at malambing na aso. Mahuhulog ang loob mo sa mga ganitong lahi ng aso. Kapatid, kung nais mong mag-alaga ng aso ay mag-Beagle ka na. Ang buhay ng Beagle ay tumatagal ng 12 taon hanggang 15 taon. At kung tatanungin mo kung maganda ba itong kasama sa bahay, ang isasagot ko ay oo, dahil ang Beagle ay malambing lalo na sa mga paslit. Ngunit kapatid, ang Beagle dahil sa kanilang pagiging mapaglaro at malambing, ito ay nangangailangan ng mas maraming pansin o atensyon. Maraming mga Beagle ang nabubuhay ng maganda, pero meron din namang hindi. Ang asong ito ay madaling kapitan ng mga sakit tulad ng impeksyon sa balat at tenga. Kaya kung maaari ay alagaan ito ng maayos, dahil kung hindi ay ikaw rin ang masasaktan. Mahirap mawalan ng alagang aso. Number 9, Pug. Ang pug ay isang uri ng asong maliit. Maskulado ang pangangatawan at kung titigdan mo ay parang nakakatakot. Pero hindi, dahil ang pug ay palakaibigan na aso. Hindi ito agresibo. Ang magandang pag-uugali ng pug sa isang pamamahay ay napakasaya dahil nagagawa nitong pasayahin ang buong miyembro ng pamilya. Ang pug ay isang lahi ng asong malakas at natatangi. Meron itong kulubot na mukha, maikling kulot na buntot. Ang buhay ng pug ay tumatagal ng 12 taon hanggang 15 taon. Ang asong ito ay nagmula sa bansang China. Ang asong ito ay nagiging agresibo lang sa mga taong hindi pa niya nakakasalamuha kailanman. Pero gayunpaman, ang asong ito ay swak sa isang pamilyang naghahanap ng mabait, malambing at mapagmahal na aso. Number 8, Irish Setter. Ang asong Irish Setter ay isang malaking lahi ng mga aso. Ito ay napakagandang breed dahil bukod sa malaki na ito, ito ay matalino rin. Oo kapatid, ang asong ito ay natuturuan, pero ang Irish Setter ay mayroong taglay na talino na hindi mo maihahalin tulad sa iba. Marunong din itong makinig sa pamamagitan ng iyong salita. Maaari mo itong kausapin at makikinig ito sa iyo. Ito ang kagandahan sa isang Irish Setter. Pero kapatid, ang asong ito ay hindi mo pwedeng puwersahin dahil oo, mabait ito, pero masama kung magalit. Kaya kung ititrain mo ito ay kailangan walang dahas, walang halong pananakit. Hindi ito susunod sa iyo at baka magalit pa ito kung papuwersahin mo. Ang buhay ng asong ito ay nagtatagal ng 11 hanggang 15 taon. Kapatid, kung hanap mo ng magandang aso, ay inirerekomenda ko sa iyo ang Irish Setter dahil ito ay mabait na matalino pa. Number 7, Coolie. Ang asong puprotektahan ka sa lahat ng bagay. Ang asong ito ay loyal, active, gentle, intelligent and protective. Ang asong ito ay madali ring matuto sa mga bagay-bagay na ituturo mo sa kanya.
sa maliit na panahong makakasama mo ang asong ito, dito ay mapapamahal ka ng sobra. Ang kuli ay mapaglaro ding aso at napakakomportable nito, lalo na sa mga bata. Ang asong ito ay nagmula sa bansang Scotland at Northern England. Maraming nagtatanong na kung ang kuli ay palakaibigan. Ang sagot ko ay oo. Ang asong ito ay napakabait at napakaganda nitong family dog. Ang buhay ng kuli ay nagtatagal ng 12 hanggang 18 taon. Meron itong makapal na balahibo na kung titignan mo ay parang sa isang leon. Kapatid, kung mag-aalaga ka ng kuli, tama ang desisyon mo. Protektado ka na, mabait pa. Number 6, Poodle. Ang asong ito ay napaka-cute. Ang poodle ay napaka-loyal sa mga amo nila, lalo na't pag naalagaan mo ito ng gusto. Aktibo rin ito makipaghalubilo at makipaglaro sa iba. Ang gusto ng isang poodle ay bigyan lagi ng atensyon at maibibigay niya naman sa iyo ay isang matamis na ngiti galing sa pagpapakit niya. Ang poodle ay napakabait at palakaibigan, hindi lang sa atin kundi pati na rin sa mga bata. Ang buhay na tinatagal nila sa mundo ay 12 hanggang 15 taon at ang poodle ay nagmula sa Germany at France. Ang asong ito ay napakadali i-train dahil mabilis itong tumanda sa mga bagay na ituturo mo sa kanya. Ang poodle ay inirerekomenda ko sa iyo kapatid na pwede mong alagaan dahil napaka-cute nito. Number 5, Cavalier King Charles Spaniel. Ang maliit at cute na Cavalier, ang asong lagi kang susundan kahit saan ka mapunta. Yan ang katangiang taglay ng asong iyan. Ang asong ito ay walang ibang sinusunod kundi ang amo lang niya. Ang asong ito ay hindi masyadong maingay o kumbaga tumatahol. Maaring magingay man ito ay mayroong ibang hayop sa paligid niya. Ang asong ito ay hindi tipong kapag may ibang tao ay kahol ng kahol. Ang Cavalier ay the best na aso. Nagkakahalaga ito ng $1,800 o higit pa. Nagmula ang asong ito sa United Kingdom noong taong 2000 at ang buhay na tinatagal nila ay 9 hanggang 14 na taon lamang. Kapatid, ang Cavalier King Charles Spaniel ay napaka-cute na aso at napakabait. Suwak na suwak ito sa hanap nating alagang aso. Number 4, Newfoundland o mas maganda sa tawag na Gentle Giant. Ang malaking asong ito ay takaw pansin dahil sa magandang klase at magandang lahi nito. Ang asong ito ay kalmado, mapagmahal at masarap kasama. Ang Newfoundland ay komportable sa lahat ng miyembro ng pamilyang may-ari nito, kahit pa ang mga paslit. Ang asong ito ay nagiging bibo kapag ang buong pamilya ay masaya dahil sa kanya. Ang buhay na tinatagal nila sa mundo ay 8 hanggang 10 taon lamang. At ang asong ito ay nagmula sa Newfoundland sa probinsya ng Canada at nagkakahalaga ng $800 o $1,000. At kung tatanungin mo kapatid kung ang asong ito ay palakaibigan, ang isasagot ko ay oo dahil ang asong ito ay madaling mapaamo, hindi tulad ng iba. Kaya kung ako sa iyo ay mag Newfoundland ka na. Number 3, Havanese. Ang napakaliit at napaka-cute na Havanese. Ang pagkaaso ng Havanese ay malambing at mapaglaro. Ang asong ito ay isa sa mga ideal family dog na kayang magpasaya ng isang buong pamilya at kayang magbigay aliw sa mga bata. Kapatid, kung ikaw ang amo ng asong ito ay asahan mong lagi itong nakabuntot sa iyo. At kung ang iyong pamilya naman ay hindi maganda ang trato nila sa iyong Havanese ay maaaring makaapekto ito sa kanya. Kaya kung kailangan mahalin at pahalagahan nyo siya, hindi lang ang Havanese kundi lahat ng asong meron kayo ngayon. Ang buhay ng Havanese ay nagtatagal ng 12 hanggang 15 taon lamang. Number 2, Labrador Retriever. Ang asong ito ay sweet, napaka-cute, komportable sa buong pamilya. Kadalasan ay ginagawang bantay sa bahay dahil sa kalakihan at matapang din ito. Pero nagiging matapang lang ito sa mga taong masama o sa mga taong may balak sa iyo. Ang Labrador Retriever ay matalino rin
maaari mo itong makasama sa paglalakad, sa pag-jogging, o di kaya sa pag-swimming at hiking. Lahat gagawin ng Labrador Retriever, maging masaya lamang ang amo nila. Pero kapatid, ang lahat ng iyan ay nakadepende sa iyong pagpapalaki noong bata pa siya. Dahil kung na-train mo ito ng maayos ay walang problema. At ang magandang balita ay ang asong ito ay napakadaling matuto. Ang buhay na kanilang tinatagal sa mundo ay 10 hanggang 14 na taon lamang. At nagmula ito sa bansang Newfoundland. Kung tatanungin mo ako kapatid kung agresibo ang asong ito, ang isasagot ko ay hindi. Ang asong ito ay hindi katulad ng Rottweiler. Number 1. Ang last but not the least, Askal. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Ang number 1 natin ay Askal. Pero bakit? Alam mo ba kapatid na ang asong Askal ay mapagmahal lalo na sa mga amo nila? Ang asong ito ay matatagpuan sa bansa natin. Maraming asong Askal sa paligid natin, sa kalsada, sa patwalk. Pero alam mo ba kapatid na napakabait ng breed ng asong ganito? Kaya lamang sila nagiging agresibo dahil sa mga taong nagmamay-ari sa kanila. Mga taong salaula, mga taong walang pagpapahalaga sa mga alaga nila, mga taong pabaya. Kapatid, napakasarap sa feeling na meron kang alagang aso, may lahi man yan o wala. Kailangan mo lang ng pagpapahalaga at pagmamahal. Ang Askal ay isang mabait at mapagmahal na aso. Nakadepende na lang ito sa iyong pagpapalaki. Kaya ikaw, oo ikaw, kung may Askal kang aso o kahit anong breed pa niyan, ay pahalagahan mo at mahalin mo ito ng lubos. Dahil kaya nilang suklian ang pagmamahal na ibibigay mo sa kanila sa pamamagitan ng paglambing at pagpapakyut sa iyo. So ngayon kapatid, nakita mo na ang 10 asong napakabait. So bago tayo magtapos ay pwede ka ba munang mag-like at subscribe. So this is Win YT. Maraming salamat.